the reasons talaga kung bakit ko siya tinigil is napansin ko na yung sarili ko na hindi ako to. Before pills, I was a very happy person, jolly person, hindi ako ganun ka-moody. Pero nung nag-pills ako, grabe yung anxiety ko, grabe yung depression ko. I was really, really emotional sa mga bagay na nonsense. Naapektuhan niya talaga yung relationship ko with other people. Iba talaga yung naging effect ng pills sa mental health ko. Everyday akong bloated with pills, kahit grabe yung migraine ko talaga. Para mas higher daw yung risk ng breast and cervical cancer. Now, ngayong tumigil na ako, sobrang life-changing. Hi loves, it's me Lavin and welcome back to my channel. So for today's vlog, from the title itself, why I stopped taking pills. Yes, tumigil na po ako sa pag-take ng pills and isa-share ko in today's vlog yung reasons kung bakit ako tumigil. Well anyways, hindi ko alam kung napanood mo na yung video ko, pero kung subscriber kita before pa, I have shared a video which I will be linking down below na lang sa description box. Share ko doon yung different brands ng pills na natry ko, yung iba't ibang effect sa akin kada brand and kung saan ako nahiyang. So, kung gusto mo magkaroon ng idea about sa pills, ilalagay ko na lang din panoorin yung video na yon para mas malinaw sa'yo. And ngayon, focus tayo kung bakit ako tumigil. Well, anyways, before talaga tayo mag-start sa video, kasi napakahabang video to, ngayon pa lang, mag-disclaimer na ako. Medyo maraming talks talaga tayo sa video na to, kasi isi-share ko one by one yung experiences ko while on pills almost for 7 years or 8 years na ata ako nagpipills. So, napakaraming informations na pwede kayo makuha in today's vlog, kaya simulan na natin. But before we start, syempre, if you're not yet part of the family, please do subscribe and click the bell button right after watching this video para like ang notified sa aking next uploads. And without further ado, let's start right away. So, ngayon, bago ko simulan tong video na to, I will just give you a brief background about sa katawan ko kung bakit nga ba ako nagtitake ng pills. So, the main reason kung bakit ako nagtitake ng pills, it's because of my polycystic syndrome. So, also known as PCOS. Pag may PCOS ka kasi, di ba, yung hormones mo, sobrang up and down, irregular. That's the reason kung bakit ka nagkakaroon ng irregular period. And yun, minsan, yung dysmenorrhea, I remember before, nung dalaga pa ako, grabe yung dysmenorrhea ko. And these pills really helped me a lot para ma-regulate. Regulate yung aking period. Naging okay din yung dysmenorrhea ko. Na-lessen. No, actually, nawala nga talaga siya eh. And also, gumanda yung skin ko talaga while on pills. But in today's vlog, isi-share ko sa inyo kung bakit ako nag-decide itigil na itong pag-take ng pills. I think nag-stop na ako last year November eh. So, last year November, ilang months na rin ba? Halos mag-o 1 year na rin. And this November 2021. Pero yun, so far, parang I think 9 months pa lang ako nag-stop mag-pills. And before we start, syempre disclaimer lang guys, lahat ng informations ang i-share ko sa inyo is based on my own personal experience. Kaya lang naman ako gumawa ng video na to is to raise awareness. Kasi alam ko, marami pa rin sa atin na nagtitake ng pills but hindi natin alam yung pwedeng consequences na mabigay nito sa atin mentally, physically, and emotionally. So, ayun. Kaya talaga ako gumawa ng video kasi gusto kong mag-share sa inyo. And I know naman na, ewan ko, kung katulad ko ba kayo na pag may nararamdaman ako sa katawan, lalo na ngayon, as much as possible, iniiwasan kong mag-pa-check up kasi ayoko pumunta na hospital due to the COVID virus. So, as much as possible, yung mga nararamdaman ko sa katawan, minsan nire-research ko lang agad sa Google, nagtititingin-tingin ako sa YouTube. So, kung may mga nakita kong same experience with me, but I still recommend that pag may nararamdaman talaga kayo sa katawan nyo na you're really unsure about it, patingin mo ba, safe pa ba itong ginagawa ko sa sarili ko, it's really better to consult with your OB-GYNs. So, kung ano man nararamdaman mo sa katawan mo, health-wise, pa-check up mo sa doktor yan. So, lahat lang na information na share ko dito is based on my personal own experience. So, ngayon, simulan na natin. Okay, so number one reason is mental health. I mean, yes, mental health. Iba talaga yung naging effect ng pills sa mental health ko. Nagsisimula ako, okay pa eh. Pero parang naramdaman ko like 2 to 3 years na akong gumagamit. I've noticed myself, kilala ko yung sarili ko, before pills, I was a very happy person, jolly person, hindi ako ganun ka-moody. Pero nung nag-pills ako, parang grabe yung anxiety ko, grabe yung depression ko, and yung mood swings ko. Grabe talaga. As in, alam mo yung tipong maliit na bagay,
may mga times na parang alam ko na pang magkakaroon ako kasi I was really, really emotional sa mga bagay na nonsense. Alam mo yun? Pag ngayon, nire-recall ko yung mga bagay na sobrang emotional ako before. Parang ha? Parang ganun ako ka-emotional before. Kasi nga, I know it's really the effect of pills. Kasi wala naman ako ibang tinitake na aside dito. I've been taking glutathione pero I think wala namang effect yun sa mental health natin. Hindi naman siya nakaka-affect sa mood swings, di ba? I know talaga, pag ni-research mo ang pills is, meron talaga siyang effect na depression. So, pag binasa mo yung leaflet, kasi normally sa box ng pills, may mga kasama siyang leaflet. And pag binasa mo talaga yung mga possible side effects, nakalagay doon depression, anxiety, and tinamaan talaga ako sa ganung factor. Kasi may mga bagay na sobrang liit lang, pero parang grabe ako mairita, grabe ko pinapalaki yung mga bagay-bagay, ganon. And then, may mga times na parang gigising ako, I feel so depressed, ang lungkot-lungkot ko, and hindi ko alam kung anong reason kung bakit ako nalulungkot. So, alam ko na yung pills lang yung nakakapagpaganon sa akin. Kasi syempre, yung pills kasi synthetic hormones yan. So, parang nagtitake ka ng hormones to regulate your hormones, pero hindi siya all natural. Parang synthetic hormones pa rin yung nilalagay mo sa body mo, which nakaka-affect siya talaga sa mental health mo, sa mood swings mo. So, ayun, one of the reasons talaga kung bakit ko siya tinigil is napansin ko na yung sarili ko na hindi ako to. Napaka-arte ko na sa simpleng bagay, pinapalaki ko. Parang feeling ko sobrang maldikta ko while on pills. I was a really depressed person. Parang ang lungkot-lungkot ko. I'm not sure kung nararamdaman nyo yan. But please comment down below kung naramdaman nyo rin ba yung ganong feeling while on pills. Nag-research ako, syempre ang best friend natin si Maring Google, diba? Hili ko talaga maghanap ng forums, ng mga kababaihang nagkaroon ng same experience with me. So nakita ko not just in the Philippines, pero sa abroad and Europe countries, American, ganyan, ang dami sa kanila na nagsasuffer din sa depression while on pills. Kaya nag-decide na rin sila mag-stop mag-take ng pills. So ayun, doon ko na na-prove na ay, siguro nga, ito yung pinaka-reason kung bakit ako nagkakaroon ng depression na wala naman ako before, pero nag-take lang ako ng pills, pero nag-iba talaga yung ugali ko. Grabe talaga, grabe. As in, I was a different person. But now, ngayong tumigil na ako, sobrang life-changing. Napaka-happy lang ng outlook ko sa buhay. Napaka-gaan lang. Nawala na yung moments na para minsan gigising ko na nalulungkot ka. Sobrang gaan sa feeling nung tumigil na ako. But so, second reason why I stopped taking pills is yung bloating. Everyday akong bloated with pills. Kahit anong workout gawin ko, kahit anong diet gawin ko, yung chan ko parang lagi, ang laki-laki niya, parang punong-puno ng hangin, tubig. And speaking of water, nakalagay talaga siya sa leaflet ng pills na really possible side effect ng pills is yung water retention. So, mapapansin nyo yan, pag nagtatake ka ng pills, talagang mag-gain ka ng weight. Kung hindi ka man nag-gain ng weight ng sobra-sobra, talagang mag-gain ka pa rin kahit unti kasi nga nagkakaroon ka ng water retention sa body. So, yun, parang minsan kahit sabihin mo, nag-diet naman ako, pero yung timbang mo hindi nababawasan. It's because siguro water yon, yung water retention na meron sa body natin. And ayaw kasi ng feeling na palagi kang bloated. Ang sakit sa chan. Parang punong-puno ng hangin yung chan mo. Parang palagi kang manas. Pag tumitingin ka sa salamin, parang kakagising mo, grabe yung manas mo, girl. So, ayun, yung nag-stop ako mag-pills, umokay siya, na-regulate yung water retention sa body ko. So, third reason naman why I stopped taking pills, it's really hard for me to maintain my weight. Okay, na-mention ko sa inyo na talagang possible side effect talaga niya is weight gain. Pills kasi pa rin nahiyangan. Yung iba pumapayat, pero mostly tumataba talaga while on pills. In my case, Diane 35, yun yung pinaka-pills na hindi ako masyadong tumaba, pero kailangan monitor ko pa rin sarili ko kasi may mga times na pag sobra pa rin ako sa kain, hindi ako magda-diet, sobrang bilis kong tumaba. Sobra-sobra talaga. Kaya, nung naka-Diane 35 pills ako, very conscious ako sa sarili ko kasi alam ko na kahit hiyang ako dito, saglit lang ako magpabaya, boom, tataba talaga ako. And na-notice ko talaga yun. Kasi up and down ako when it comes sa weight ko. Kaya yun, sobrang nagsasuffer ako. So, parang alam mo kahit anong gawin kong diet, konti lang kainin ko, tumataba pa rin ako. Pero hindi ko naman masasabing sobrang taba katulad sa ibang pills na natry ko. May mga pills kasi ako katulad ng Yaz, ano pa ba yun. Saka nakalimutan ko na yung iba. Meron doon kahit nagda-diet ako, tumataba pa rin ako. With Diane naman,
carry lang naman sa akin, nahiyang ako doon, pero kailangan monitored, which is napakahirap kasi parang ang hirap i-enjoy ng buhay kung palagi kang conscious sa kinakain mo. So, nag-stop na lang doon. So, yung 4 days na naman is, grabe yung headache ko. Lalo na pag magkakaroon ako ng period, grabe. As in, parang grabe yung migraine ko talaga. May mga times na, hindi naman siya palagi, pero may mga times na ina-atake talaga ako ng migraine once in a month. Lalo na pa magkakaroon ako. Days before ng period ko, kuma-atake na yung migraine ko. And doon nag-stop ako, na-notice ko talaga nawala yung migraine ko. Yung fifth reason ko naman, I'm not really sure if it's connected talaga dito, no? Pero, napansin ko na simulan nag-pills ako, humina yung teeth ko. Yes, ipin ko. Parang, kahit grabe yung pag-aalaga ko sa teeth ko, yung tipong toothbrush, floss, grabe ako mag-hygiene, mga sis. Pero na-notice ko na parang naging mahina yung teeth ko, ang bilis ko magkaroon ng cavities, lagi ako nagpapacheck sa dentist ko. Pero, ayun nga, since feeling ko lang naman to, hindi naman ako doctor, pero parang sa sarili ko, nire-relate ko yun dahil based on my research, may mga same girls din experience like mine na napansin nila na while on pills sila, nagbago din daw yung teeth nila. Parang feeling nila napaka weak ng gums nila and lagi din sila nagkakaroon ng cavity. So, ayun. Ako, feeling ko marirelate ko yun. So, and the next reason is hair loss. Grabe yung hair loss ko, mga sis, while on pills. Ako, napakakapal ng hair ko. Actually, thank God na lang din na napakakapal ng hair ko. Pero, alam niyo yun, sobrang kapal niyan. Actually, napakarami pa rin hair na nahuhulog sa akin yung maliligo ako. And, ewan ko ha, pero napansin ko na nag-iba yung hairline ko. Pag naliligo ako, as in, mapupunta ka sa bathroom and makikita mo talaga sa shower area yung mga hair fall ko. Kaya, nabother na rin ako. Kasi ang kapal niya, sis, hindi siya basta-basta. Pero yung napasalamat na lang talaga na makapal talaga yung hair ko. Pero siguro kung yung tipo ng hair ko is yung manipis talaga. Tapos, ganun pa kadami yung hair fall ko. Siguro parang kalbo na ako ngayon. And yun nga, napansin ko na yung hairline ko, tumaas talaga siya. When it comes naman sa skin, wala akong mareklamo. Pero, gagawa ko ng part 2 nito. Isishare ko sa inyo yung experience ko naman ng side effects after ko mag-stop ng pills. Grabe sis, grabe yung pinagdaanan ko after ko mag-stop mag-pills. As in, I have gone through acne. Isishare ko sa inyo, as in, parang kumbaga ano yan eh, parang dumaan sa withdrawal stage yung katawan ko. I'll just give an example. Kunwari smoker ka for a long period of time, bigla mong tinigil. So yung katawan mo, mag-a-adjust, meron siyang withdrawal symptoms. Diba parang magkakasakit ka, ganun yun eh. Alam ko sa mga nag-yosi. Pero sa mga nagpipills for a long period of time, meron din siyang withdrawal stage. And ayun, isishare ko sa inyo yung experiences ko with that. Grabe talaga. Pero number one, si-share ko na agad sa inyo, yung na-experience ko is yung acne. Cystic or hormonal acne na tinatawag. And until now, tinitreat ko pa nga rin yun. Pero so far, nakaka-recover na ako sa face na yun. Pero grabe yung pinagdaanan ko, mga sis. So, gagawin ko ng part yan. So now, let's move forward doon sa last reason kung bakit ako nag-decide talaga mag-stop ng pills. It's very costly. Kasi parang naging maintenance mo na yan eh. Diba? Parang sa isang box, everyday mo na talaga siyang kailangan i-take. Hindi ka pwede mag-skip kasi once na may makalimutan ka or mag-skip ka ng month, makaka-affect siya o ma-irregular na naman yung period mo. So, everyday mo na siyang part ng life mo, which is it's very costly. Magkano din ang pills? Like, Diane 35, almost 700. Imagine. So, for 8 years, 700 per month, computin nyo, napakalaking bagay na rin na masisave nyo dun. So, naisipan ko na, ayun nga, sabi ko, why not? Tigil ko na talaga to, aside sa may mga nararamdaman ako sa katawan ko, sakit pa niya sa bulsa. So, sabi ko, why not? Sige, mag-decide na ako na mag-stop na talaga mag-take ng pills. So, yun yung mga reasons why I've decided to stop taking pills. Wait, simple ko muna kung may nakalimutan ako ha. Ito pa pala, ito na yung pinaka-last. While on pills, napansin ko na ang dami kong nararamdaman sa katawan. Pansin ko if it's all in the mind, pero parang lagi akong may sakit. Parang lagi akong may nararamdaman. Parang basta ganun, I feel so weak. Sobrang tagal ko na rin nagtitake ng pills. And yun nga, sobrang nahook ako mag-research. Parang na-paranoid din ako kasi ang dami kong nakikita na rin ng mga kababaihan na nagsastop mag-take ng pills.
kasi nga sa mga side effects na naramdaman nila. And I've noticed na pare-pareho kami ng mga naramdaman sa katawan namin. And kung mag-research ka talaga si Isis, makikita mo doon na para mas higher daw yung risk ng breast and cervical cancer doon sa mga nag-take ng pills for a long period of time. So doon pa lang, parang sabi ko, hala, magta-30 pa lang ako and paranoid ako na parang nagtitake ako ng pills, parang umiinom ako ng gamot para magkasakit ako in the future. So yun na talaga yung parang sa ko, hindi, sige, this time, titigil ko na talaga. Kahit maganda pa yung skin ko, kasi nakakaganda naman talaga ang pills. Yan yung isang reason kung bakit naman ako nag-stick, para lagi kang blooming, nakakaganda, nakaka-fresh. Pero maganda ka nga, pero inside, internally, parang hindi ka naman healthy kasi ang dami mong nararamdaman sa katawan, so aanhin ko naman yung ganun, diba, na ang ganda mo nga outside, pero from the inside, ang dami mong nararamdaman. So sabi ko, why not? Sige, alagaan ko na lang talaga yung sarili ko, and i-regulate ko na lang yung hormones ko, and there's so many ways para ma-regulate yung hormones mo. And life-changing talaga siya, and long-term commitment, kasi like in my case, after ko mag-pills, ang ginawa ko is talagang nag-change ako sa diet, change ng lifestyle, talagang naging mas maingat ako sa mga bagay na kinakain ko. Iwasan mo rin masyado mag-isip, mag-worry, mag-stress. Kasi yung stress, pwede siya makakos ng delay sa period. So, paya, affected na may hormones mo, pag na-delay yung period mo. Diba, ang pangit sa feeling. So, mas talagang nag-change ako ng lifestyle for a year na. Ever since actually the pandemic started, nag-start na ako mag-change ng lifestyle ko. But, mas nag-change ako and mas nag-commit talaga ako na nag-stop na ako mag-pills. Kasi, gusto ko ma-regulate yung hormones ko without relying too much sa pills. So, yan, nag-exercise talaga ako. I make sure na nakakatulog ako ng tamang oras, like 7 to 8 hours. So, also, para ma-regulate my hormones mo, to, tips na lang to mga CZs, no? Minomotivate ko na lang kayo kasi nga, syempre, baka meron sa inyo na gusto na rin mag-stop mag-pills pero nag-worry kayo, paano nyo ma-regulate yung hormones nyo. So, yun, to, tip lang to binibigay ko sa inyo na mag-change talaga kayo ng lifestyle, diet, sleep, exercise, and syempre, change tayo ng outlook sa buhay. Iwasan natin ma-stress and mag-worry so much. So, yun na, positive lang para hindi masyadong affected yung katawan natin and yung mental health natin. So, ayun, shinare ko to sa inyo kasi I know yung mga doctors kasi napansin ko pag nagre-reseta sila ng mga pills, hindi nila sinasabi na may mga ganitong possible side effects. Basta re-resetahan ka lang nila. Pero parang tayo naman, syempre, tiwala tayo na yung doctor nagreseta. Feeling natin safe na. Pero ako, yun, sinishare ko to just to raise an awareness based on my own personal experience. Regular naman ako sa OB ko, pero they never mention about these things. So, ayun, sinishare ko to sa inyo para magkaroon tayo ng awareness na bago talaga tayo mag-take ng mga supplements or pills or gamot, mas maging responsible tayo na mag-research muna ng mga bagay-bagay or pakiramdaman natin yung bawat sarili natin sa mga side effects. Like in my case, grabe, I would say na pills really affected my life so much. It really took a toll on my life. Ganun talaga siya. As in, naapektuhan niya talaga yung relationship ko with other people. Kanya yung mood swings ko, yung outlook ko sa buhay. Kaya talagang nag-decide na ako mag-stop. And now, I'm almost a year free na from pills. And I will say na sobrang sarap sa feeling. Napakagaan. Wala na ako masyado with worry. Hindi na ako depressed. And I feel so light. So parang, ayun, I feel so healthy na medyo nababawasan na yung parang feeling ko, lagi ako may sakit. So, I'm really, really happy na I've decided to stop taking pills. So, yun. Since is gagawin ko ng part 2 to, share ko sa inyo yung withdrawal syndrome sa sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga side effect niya right after taking pills. So, ayun. Napakahaba ng video na to, but I really make sure na na-share ko to mo. May notebook pa talaga ako kasi ayoko may ma-miss. Kung may ma-miss out man ako, gagawin natin ng follow-up video yun. Pero for now, ayun yung mga bagay na na-feel ko or naramdaman ko while on pills. And yeah, I hope you enjoyed this video and I hope you find this informative. And please do like, share, para marami tayong maikalat na informations like this sa mga kababaihan na nagtitake ng pills na wala silang idea kung ano ba yung nilalagay nila sa katawan nila. And ayun na, thank you so much for watching this video. Please like, comment, share, and be part of the family by hitting the subscribe and hit the bell button para lagi ka notified sa next upload. And see you in my next vlog. God bless us all. Bye!